Alam mo kaya nakakaawa ang mga kasambahay kasi dalawang paghihirap ang pinagdadaanan nila. Yung paghihirap nila habang nagsisilbi sa pamilyang hindi naman nila kapamilya. Uh-huh. At yung paghihirap, yung totoong paghihirap nila na malayo sila sa totoo nilang pamilya. Correct. Di ba? Oh, kaya, nako, kaya ang hirap-hirap ng trabaho ng isang kasambahay, nako, lalong-lalo na kung may makakachempo ka ng nakakagigil na amo. May mga ganyan? Eto na po, eto sige, na. Sige. Hindi ko naman nilalahat, pero meron ako, nanggigigil na naman ako talaga. Pagigilan mo. Marami nakakagigil din naman minsan ng mga ano, na amo. Kagaya ng ano? Yung mga among burara. Oh. Maraming ganyan yung mga among burara na mawawala nila yung gamit nila, tapos pag nawala, sisisihin yung kasambahay, tapos sa kanila ipapahanap. Tama. Tapos pag hindi nahanap, tatalakan yung kasambahay, pero ang nakawala siya. Parang diba? Ako yun. Diba? Tapos pag nahanap nung kasambahay, tapos naalala niya, ay oo, doon ko nga pala nilagay, ni hindi malang magsosorry. Ah. Ay, ako nagsosorry. Diba? Buraot rin ganun yung mad na people, oh. Aminin mo, at saka yung mga naku, nakakagigil dyan, yung mga among madadamot. Oh, ano? May among madamot eh, di ba? Yung ayaw ipak, yung hindi ipapakain dun sa kasambahay yung pagkain na nasa rib, kahit papanis naman na. Di ba? Yung hindi mo pwede kainin, di mo pwede kainin. Papanis naman na, hindi pa rin ipapakain dun sa kasambahay. Oo nga. Tapos yung kasambahay, lalo na pag may kahandaan, yung kasambahay, di ba? Pagod na pagod yung kasambahay na magluto ng masasarap na handa, pero hindi nila pwedeng kainin. Hindi naman po. Ni hindi mo pwedeng tikman, 'di ba? Ikaw lang magluluto pero yung amo yung titikip. So, ay, bakit tinitikman? Oo. Mamaya pa rin siya kilala kami mo. 'Di ba? Yung mga ganyan. At saka nako ito nakakagigiba. Yung mga among KJ. Paano KJ? Yung mga kasambahay kung pag nanonood sila ng teleserye, kung kailan pa climax na at saka paiyak na sila, tsaka sila uutusan. Pagbalik, hindi na niya alam kung sino yung pumaril kanino. Tapos pagbalik mo, nilipat ng amo mo yung TV. Paano ka magre-reklamo? TV nila yun. Pag sinabi mo, ma'am, ba't nilipat mo? Sasagot, sa'yo ta? Tignan mo yan? Ikaw nagbayad ng miral ka? Hindi ka na makakaano. Diba? Kawawa din naman talaga. At saka yung mga, kung nakakagigil. Meron pa. Yung mga among aburido. Ano yun? Yung pag may problema sila sa pamilya o sa personal, di ba? Oo. Ibubuhos yung galit dun sa kasambahay kahit wala namang ginagawa, di ba? Diba? At saka yung mga amo na ang akala nila sa mga kasambahay nila, mga superhero. Paano? O kala mo, yung pag nag-utos, kailang ura-ura doon, nandiyan na. Yung kala mo, may special power yung ano. Nasaan yun? Dali! Nasaan yung tubig sa labad? Nakakagigil ng ganyan. Pero meron din namang ano, may mga kasambahay din namang nakakagigil din kasi talaga. Oo. Hindi lahat din. Hindi meron. Hindi lang sa meron. Mo, meron hindi din lahat, sa diba? Diba? Yung mga nang boyfriend ng ano, driver? Tapos yung mga kasambahay na hindi mo mautusan, masama ang mukha kasi nag-away sila ng boyfriend nila na nagde-deliver ng gasol. Hindi mo mautusan. Again, yung pag tinawag mo, hindi sasagot kasi nakatutok sa Facebook, nagpo-post ng mga masasakit na damdamin niya. Tama. Tapos, diba? Tapos ikaw, tara, imbisit na imbisit ka kasi ang bagal lang ang internet, hindi ka pa makakonect kasi lahat ng kasambahay mo nakakonect din. Tama. Mas maraming gadget sa'yo yung kasambahay mo. Totoo yan. Yung kasambahay mo nakakonect yung cellphone, nakakonect yung iPad, lahat. At ang mas masakit, mas marami silang followers kaysa sa'yo. Marami silang friends sa Facebook. Tapos yung ano, yung ibang kasambahay na, yung blurred ang tenga. Paano yun? Blurred yung tenga. Parang blurred. Yung hindi nila naiintindihan sila. Ay, ako na-experience ko talaga yan. Ako nakakagigil talaga. Paano? Ang blurred ng tenga, ang labo ng tenga. Pero hindi siya bingi. Ang malabo lang talaga. Hindi ko maintindihan. Sabi ko sa kanya, kasi patay yung lolo ko. Tapos may dumating na makikiramay. Tapos sabi, ay, ate, nandyan po si Miss Ganyan, chuchu. Ah, talaga. Tanungin mo kung sino kasama. Tapos lumapit. Tapos bumalik sa akin. Ate, wala daw po siyang dalang kasaba. Kasaba? Ang tanong ko, tanungin mo kung sino kasama. Pumunta dun sa nakikiramay. Ate, anong, may dala daw ba kayong kasaba? Sumapit. Baka, wala daw po siyang dalang kasaba. Baka yung yung amo yung may kasalanan. So yung nakikiramay, umuwi na lang. Sabi niya, pasensya na, gusto ko lang naman makiramay. Hindi ko naman alam na dapat may dalang kasaba.
nagigil ang blood ng tenga. Tapos sabi ko ganyan. So nagme-makeup ako bago ako ligo. Sabi ko, ay, kuha mo akong cotton buds. Umalis. 2 hours na wala pa. after 2.5 hours, dumating. Oh. Sabi, saan ka galing? Duman ako National Bookstore, te. Bakit? Diba sabi mo, bumalay kong kokumban. Sabi ko, cotton buds! Sabi mo, kokumban. O sige, i-roll niyo mo yung kokumban, linisin mo yung tena ko. Nakakaloka! Meron kong isang ganyan. Ano? Sabi ko dati dun sa ano namin, kasabahin namin, wag ko ng pangalanan. Vice, sabi ko. Kunyari. Oh. Vice, ilagay mo yung ano, yung mangga dun sa may bigas para madaling ano. Mahinog. Oo, diba? Sige po. Nung kakain na kami, pagbukas ko nung ano, nung rice cooker, nandun po. Maluto! Bakit may rice? Di bakit nandito yung ano, mangga? Sabi niya po, ilagay ko dun sa kanin. Hindi mo iluluto, ilalagay mo dun. Hindi mo kasi nilinaw eh! Meron pa yung mga kasambahay na ang hilig maglagay ng ulam sa galon ng ice cream. Oh. Tapos ilalagay sa rep. Oh. Kaya tuloy, pag may bisita ka, may dessert ba kayo dyan? Meron, kuha ka na lang sa rep. Yung bisita mo punta sa rep. Ah, ito ice cream pa gano'n. Paksi. Ang taray. Social pa lang Magnolia, merong paksiw playboy. Iba din. Welcome to your all-time favorite search for outstanding amateur talents. Tawag ng Tanghalan sa